Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong pagising? Kumusta ang inyong mga buhay? Kumusta ang lahat ng mga bagay sa inyo? Ang paniniwala ko sa isang napakagandang umagang ito, kayo ay pinagpala, tayo ay pinagpalang lahat. At dahil tayo ay pinagpala, patuloy na tayo manalangin sa Diyos. Patuloy na idulog natin ang lahat ng mga bagay na pangangailangan natin, hindi lamang yung ating mga personal na buhay, kundi higit sa lahat, mga kapatid, ay yung ating bayan na ngayon ay panibagong araw para magpanimula tayo sa panibagong modified enhanced quarantine na ibinigay sa atin ng ating pamahalaan. At bago tayo magpanimula sa ating dalanginan, ay hayaan niyo muna na umawit tayo ng awit. Awitin po natin yung I Trust in God. May tiwala ako sa aking Diyos kahit sa aku ingatan buah
aming pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin, dakila naming Panginoong Diyos, sa panimula ng aming dalanginan sa inyo, ay nais po naming dalhin, hindi lamang ang aming sarili, kundi dalhin namin ang kabuuan ng aming buhay, dahil hindi namin kayang bayaran ang mga pagpapala na kaloob mo sa amin mula sa paggising namin sa napakagandang umaga. Dinala mo kami sa dakong ito upang kami manalangin, upang kami umawit at makinig ng inyong mga salita. At sa sandaling ito, Panginoon, sa inyo po naming itinatalaga ang aming buhay. Patuloy na samahan mo kami at patuloy na marinig namin ang inyong mga salita at marinig din namin, Panginoon, kung ano ang nais mo para sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ang paniniwala po namin, kami namang manggagawa dito sa San Pablo, sa gitna man ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, ay pinagpapala tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin, ang Panginoon ay laging nandiyan sa tabi natin, ang Panginoon ay nagbibigay ng mga tugon ng mga pangangailangan natin sa gitnaman ng mga trahedya na nangyayari sa bayan natin, sapagkat ito ang laman ng dalawang araw ng mensahe na ating maririnig. Yung ating devotional book ay nagtuturo, kahapon is in the letter of 1 Peter chapter 3 verses 13 hanggang sumusunod, and today it will again remind us in this text. Pareha po ang teksto kahapon at sa araw na ito, today is Saturday, and the letter according to 1 Peter chapter 3 verses 13 hanggang sa mga sumusunod. At hayaan nyo na bumasa lamang ako ng mga ilang mga talata, at ito yung pagdilidilian natin at ito yung pagpapatuloy natin sa mensahe na narinig natin kahapon na napakagandang salita mula sa ating Panginoong Diyos. Ganito ang winika ng ating Panginoon. At sino naman ang maniminsala sa inyo kung kayo'y walang hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang pag-uusigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Idambanan ninyo sa inyong mga puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinaon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Itaragdag ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pagkarinig natin sa kanyang mga salita. Tayo sumandaling manalangin. Patuloy na pinapupurihan ka namin, dakila naming Panginoong Diyos, at hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu. Kumatig ka sa bawat isa sa amin upang makita namin kung ano ang layunin mo sa buhay, kung ano ang mga salita, dakila naming Panginoong Diyos, na pagbulay-bulayan namin. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos. Amen. Tanggapin ninyo ang patuloy na greetings mula sa mga manggagawa dito sa San Pablo. Ipinaparating namin sa inyong lahat na kami, hindi lamang namin kayo kinukumusta, kundi patuloy na ipinapanalangin namin kayo. Patuloy na dinadala namin sa aming mga personal na debosyon, sa aming mga personal na panalangin, ang bawat isa sa inyo, sapagkat ito ang pinakamahalagang kalasag natin. Ito yung pinakamatibay na dadalhin natin sa Diyos para harapin natin ang iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Ang dami nating pinagdadaanan sa buhay. Walang katapusan, lalo sa atin dito sa NCR, dito sa Metro Manila. Today is the beginning of a new 15 days. Ito ngayon na hindi ECQ, kundi ito ngayon ay modified ECQ. Ibig sabihin, pinili lamang yung magpapatuloy ng ECQ. At merong dalawang bayan o dalawang kalipunan ng mga tao sa lipunan na patuloy na sumasa kanila ang modified ECQ enhanced quarantine. Ito yung the whole NCR and then in Laguna, there are two. And the rest of the provinces, magpatuloy ang kanilang GCQ and then the rest of the entire nations will be lifted. Pero patuloy pa rin, nandun pa rin kung ano yung atas na pamahalaan na lumayo sila and then some discipline of themselves sapagkat tayong lahat ay bahagi pa rin dito sa quarantine na nangyayari sa buhay natin.
hawak-hawak ko ngayon ang Episcopal address o Episcopal letter, pastoral letter ng ating Panginoong Diyos, ay ng ating bispo dito sa ating Manila area, na ito ay ibabalita ko bukas. Sunday, ipapahayag ko sa inyo kung ano ang mga iba't ibang mga laman nito para ito yung magiging palatuntunan natin ng panibagong modified enhanced quarantine, community quarantine na nasa ating ngayon. Today is the first day, May 16. Ito yung panimula ng another 15 days, May 16 to May 30, ang panibagong modified na nasa atin. Ang ibig ko sabihin, bakit ko dinadala sa inyo ito? Dahil ito yung bahagi ng lesson natin. Ang mga lesson natin, nagpanimula tayo kahapon, yung kay Pastor Abner. A lesson is part of the suffering of a faithful servant to the Lord. Kaya tayo ngayon ay patuloy na nagsasuffer. Tayo ngayon ay nagbabata. Walang katapusan ang pagbabata natin. Yung mga kababayan natin sa iba't ibang mga bansa, meron akong connection sa kanila. Because every night, I send a letter, I send a prayers for all of them. At karamihan sa mga pinapadala kong letter, prayer ay hindi dito sa ating, karamihan ay nasa iba't ibang mga bansa. Maabot lang 1,000 yung sinesend ko dahil kapag nag-send ako, it took an hour bago ko ma-send lahat yung mga prayers sa kanila para sending them a prayer so that the Lord will continue to be with them in spite of their suffering. Alam niyo kung ano suffering natin dito sa Pilipinas, basigit ng suffering na pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga bansa. Napakahirap pala ang quarantine dun sa kanila. Talagang totally lock. Walang makakalabas. Lockdown talaga. Naghihirap sila. Kaya when I send the prayers, patuloy na humihingi sila ng panalangin sa atin. Dahil ito naman ay prayer covenant natin, dadalhin natin ang ating mga kababayan na nagsasuffer sa ibang bansa at maging dito sa ating bayan. Yung kanilang mga amo, yung kanilang mga salary ay hindi nila maipapadala sa kanilang mga pamilya sapagkat lockdown naman, hindi sila makakalabas. Kaya yung kanilang suffering, yung kanilang pagpapagal sa ibang bansa, maging hanggang dito yung kanilang mga pamilya, kahit na ba lifted yung quarantine, the same pa rin sapagkat hindi naman sabay-sabay tayo ng quarantine. Sa kanila, merong magtatagal ang quarantine hanggang June, hanggang May. Sa Singapore, extended into June yung kanilang quarantine. Ibig sabihin, mga kapatid, in spite of this suffering na pinagdadaanan natin, and if you look on this text, there are several reminders of this. Peter reminds us, I'd like to share with you some points of this. Peter reminds us that we must stay faithful to the Lord Jesus Christ in spite of all suffering. Ipinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Diyos, ni Pedro na sumulat dito sa mga talatang ito, pinapaalalahanan tayo na tayo maging tapat kay Kristo na ating Panginoong Diyos. Sabagkat wala naman tayong tatakbuhan eh. Kanino tayo tatakbo? Yung pamahalaan merong ibinibigay. Yung mga pamilya natin na sobra-sobra ang kanilang mga tinatangkil, they share with us. Pero sino ang higit na makakatulong sa atin? Maliban lamang sa ating mga pamilya, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya in spite of this suffering, my dear brothers and sisters, be in Jesus Christ. Stay faithful to the Lord Jesus Christ because only Jesus Christ can save us in spite of this suffering na pinagdadaanan natin. Pangalawa, mga kapatid, in this letter of Peter, is the second is that we must be loyal to the Christian faith. Magiging tapat tayo kung ano yung ating pinaniniwalaan. Una kanina, maging tapat tayo kay Kristo Jesus. Pangalawa, ano yung pinaniniwalaan natin bilang Kristiyano? Pinaniniwalaan natin na meron tayong Panginoong Diyos. Pinaniniwalaan natin na ang Diyos ay nagkatawang tao dumating sa atin. Pinaniniwalaan na tayo na ang Diyos na nasa ating buhay, ang siyang Diyos na magbibigay sa atin ng mga bagay para tayo mabigyan ng kaginhawaan sa gitna ng pagsubok. At delobyo na nangyayari sa bayan natin. Kaya we must stay to our Christian faith. When you say Christian faith, magiging faithful tayo kung ano yung ginagawa natin sa iglesia. Itong online service, di ba? Kapag nanonood tayo sa online worship, online prayer covenant, all of the rest na ginagawa ng mga iba't ibang mga iglesia, kung tayo maging tapat sa ating pinaniniwalaan at pananampalataya, ang paniniwala ko, ito yung makakatulong para makasurvive tayo sa gitna ng delobyo na nangyari sa bayan natin. Pangatlo na nais kong ibahagi sa inyo is that, in spite of this, in verse 13 and 14, in our text, it gives us hope to all believers
that who are suffering, there is God in spite of those. Merong pag-asa. Ano yung pag-asa? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, itong nangyayari sa bayan natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Itong nangyayari, itong kalagayan natin, kayo na nandyan sa iba't ibang mga bansa, ang inyong mga pinagdadaanan, it's okay, just go on, continue to be with yourselves. But the best thing that you can do is that meron tayong pag-asa. Yung alamang, kailangan magkaroon tayo ng katapatan sa ating pananampalataya kay Kristo. Magkaroon tayo ng paniniwala at pananampalataya kung ano yung pinaniniwalaan natin at ilagay natin sa puso natin. Sa gitna ng karanasang ito, meron tayong pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus Kristo. Kaya in verse 13 to 14, this is all about there is hope and the only hope in spite of those suffering, the Lord Jesus Christ. God in heaven, ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya mga kapatid, muli, inaagiyahan po namin kayo, kami na mga manggagawa dito sa San Pablo, patuloy na gumawa tayo ng kabutihan. Alam niyo kung anong maganda mensahe na dulot nitong trahedya na nangyari sa bayan natin is that, ha, di ba? Kayo mga pamilya, magkakasama-sama na kayo. Kayo mga pamilya, nakikinig kayo, nanonood kayo ng mga iba't ibang mga online. Kayo mga pamilya, nagingitian kayo, nagkukumustahan kayo, kahit na kinukumusta nyo yung mga iba't ibang mga corner sa tahanan ninyo. Meaning to say, you are staying in one areas. And one staying in one areas in your home is that maging panatag kayo dahil hindi naman kayo pababayaan ng Diyos. Maging panatag dahil merong kayong makakain bukas. Maging panatag kayo dahil merong katapusan ang lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ninyo sa buhay. Sumayin niyo ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay managana sa inyong mga tahanan at patuloy namin kayong ipinapanalangin mula sa aming mga puso, kami ng mga manggagawa, kami dito sa San Pablo, kayo na nandyan nanonood dito sa Online Prayer Covenant, dinadala namin kayo sa paanan ng ating Panginoong Diyos na kailanman hindi kayo pababayaan sa gitna ng pagsubok na karanasan ng bayan natin. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo sumandaling manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan, ikinagagalak po namin at dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw na aming Panginoong Diyos na hindi nagbabago sa amin. Marahil kami ay nagbabago dahil nagbabago ang kalagayan ng bayan at kalagayan ng lipunan. Nagbabago ang lahat ng mga bagay na nasa amin, maging ang aming mga pamilya, maging ang aming mga tinatangkilik, kung minsan ay nagbabago dahil nasisira ang relasyon ng bawat isa sa amin. Ngunit ikaw na aming Panginoong Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Panginoon sa panimula. Ikaw ang aming Diyos ngayon at ikaw pa rin ang aming Diyos sa mga darating na panahon. Hindi namin may paliwanag kung ano ka talaga sa puso namin. Ngunit isa lamang ang alam po namin. Inibig, minahal mo kami, pinatawad mo kami, binigyan mo kami ng pagkakataon na katulad nito para may pahayag namin ang aming buhay pananampalataya. Sa isang Diyos na makapangyarihan, sa isang Diyos na hindi nagbabago, sa isang Diyos na nagbibigay sa amin ng pangangailangan, sa isang Diyos na ganap na sa gitna man ng pagsubok na pinagdadaanan namin sa personal na kalagayan ng buhay, sa pandemic na ito na nasa bayan namin, merong Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin. Kaya nga Panginoon, sa aming pagpuri, pagdakila, pagkilala ng iyong dakilang pangalan, pagkilala ng iyong bugtong na anak, hayaan mo Panginoon na sa pagtatapos at sa patuloy na panalangin namin sa inyo, ikaw lamang ang laman ng puso namin, hindi magbabago kung sino si Kristo sa puso namin, mananatili ka sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Laging may dahilan, Panginoon, upang kami ay magbalik ng pagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa magdamag na nakalipas sa aming mga buhay. Salamat sa pagbabantay ng mga anghel po ninyo para magkaroon po kami ng pisikal na kapahingahan ng aming kaisipan, O Diyos. Salamat po sa pagising sa amin na patuloy na taglay pa rin namin ang
kalusugan, ng kalakasan, patuloy na nakakapiling at nakakasama po namin ang aming sambahayan, Panginoon. At higit lalo sa lahat, salamat Panginoon sa patuloy na pag-asa na inilalagay mo sa aming mga puso sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Salamat Panginoon sa pananampalataya na patuloy na hinuhubog mo sa amin. Pananampalataya na patuloy na pinapaalala at itinutulong mo sa amin, Panginoon. Salamat dahil kami mga anak mo, Panginoon, na laging may pwede kaming panghawakan, O Diyos, sa anumang kalagayan at sitwasyon, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa iba't ibang kaparaanan din ay umabot sa mga tao na nangangailangan din ng pag-asa na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na sa ganitong kalagayan ay wala po kami ibang pwedeng panghawakan kundi higit lalo sa lahat ay kayo lamang, Panginoon. Salamat po sa buhay, sa patuloy, Panginoon, na pagkakaloob sa amin ng buhay na kasama ka, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito, sa inyong minsan pa'y binabalik namin ang papuri at pasasalamat alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Aming Amang makapangirihan sa lahat, nagtitiwala po kami sa iyo sa pamamagitan ng aming mga kahilingan na sana ipagkaloob po sa amin. Lalong-lalo po, Panginoon, sa pamamahala ng aming school. Yes. Simple school tulo. Na ang namamahala po ay hindi sana mag-atubili na ipagkaloob mo sa amin ang oras ng aming pasukan. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga teachers, mga estudyante, mga parent, na hindi po sila mag-alinlangan o magpapaaral sa kanilang mga anak. Sapagkat kami po ay nananalig sa iyo na ikaw ang Diyos namin na buhay, na aming pinaniniwalaan na ikaw lang po ang makapagpakontrol sa COVID-19. Sapagkat kami po'y nananalig sa iyo, sa isa't isa sa amin, at umaasa na palalayasin mo ang COVID-19 sa pamamagitan ng aming mga kahilingan na iyong ipagkaloob sa amin, ang kagalingan sa aming mga kapatiran na tinamaan ng COVID-19. Naniniwala po kami, Panginoon, iba't ibang bansa ang nagkaroon ng COVID-19. Subalit, sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo, ay lagi mong ipagkaloob sa amin ang kalakasan ng aming panglupang katawan upang ito po'y aming magagamit sa paglilingkod sa iyo. Lalong-lalo po, Panginoon, ang Galilee Bible Studies. Sa pamamagitan po ng kanilang paghihirap sa buhay, sa kanilang mga pangangailangan, sa pang-araw-araw, pagkain nila, o kanilang pirang gagamitin sa nais nilang bibilhin, nawa po, Panginoon, pagkaloban mo po sila ng paraan upang sila po ay maniniwala na ikaw ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Nilalapit po namin ito, Panginoon, dahil wala po kaming magagawa kung sa aming sarili lamang. Kaya umaasa po kami sa iyo, Diyos, na ang lahat ng mga membro ng St. Paul United Methodist Church ay magkaroon po sila ng katapatan sa kanilang mga pananalangin, katapatan sa kanilang pananalig sa iyo, na walang ibang Diyos na aming nilalapitan, kundi ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Likhaan mo po kami, Diyos, ng katatagan sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po'y aming magagamit sa aming paglilingkod sa iyo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na siyang tumawag sa amin upang ipadama ang iyong kapangyarihan at pag-ibig sa amin, O Diyos. Panginoon, dinudulog po namin ang aming bayan sapagkat wala na po kaming magagawa, O Diyos, kundi ikaw lamang ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang sino mang makapipigil sa iyo. At ikaw ay magagawa mo na pahintuin ang salot na ito sa aming bansa. Panginoon,
alisin niyo po ang salot nito sa aming bansa at magkaroon ng economic recovery at magkaroon ng maraming trabaho para sa aming mga kababayan, lalo po sa mga mahihirap. Panginoon, ipinintulot niyo po na sa pamagitan namin, Panginoon, may pahayag namin ang iyong mabuting balita sa ikaliligtas ng bawat isa sa mga nakikinig. Panginoon, pagpalain niyo po ang St. Paul United Methodist Church at gayunin po ang kanyang manggagawa ang ministerial team ng St. Paul UMC sa pangunahan ng aming minamahal na Administrative Pastor Reverend Rami Jacinto, yes, na maging epektibo kami sa lahat ng aming gagawin para sa iyo at maging matagumpay ang church na ito at maapaw sa dami dahil sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hayaan niyo po na lukuban niyo kami ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu, yes, upang magawa namin ang pinakamainam na dapat namin gawin para sa iyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang aming presidente, Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang pangona at gayon po ang kanyang cabinet members na magampanan nila ang kanilang katungkulan sa ikalalago ng aming bayan, O Diyos. At gayon po ang mga local government units, ang mga mayors, mga gobernadors ng aming bansa. Panginoon, salamat na nakikinig po kayo sa aming panalangin at ito'y mangyayari sa aming bansa sapagkat pinapakinggan mo kami. Patawarin niyo po kami kung kami naman ay nagkasala sa iyo, O Diyos. Patawarin niyo po ang aming bansa. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at minsan nag-alay ng buhay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo'y amin.